Hindi naman daw sasama ang loob ni Vice President Binay kung hindi niya makukuha ang suporta ni Pangulong Aquino sa eleksyon 2016. Samantalang matapos ang kilos protesta kahapon laban kay Binay, nagtipon-tipon naman ang mga taga-suporta niya sa Makati City ngayon. My report, si Maris Umali. Ito ang protesta kahapon sa Makati ng nagsama-samang civil society groups para sa kanilang inilunsad na kampanyang hashtag Stop Binay. Layo nitong harangin ang pagtakbo sa pagkapangulo ni Vice President Jejomar Binay. Paniwala ng mga lumahok, questionable ang integridad ni Binay. I don't think we deserve him as the next president. It will not be significant kung hindi sa Makati. Ang importante ngayon ay kailangan ipaalam sa mga taong bayan na ang marami sa amin na taga Makati at ako'y taga Makati ay hindi nagagalak sa mga aksyon ng ating bising presidente. Kanina ang mga taga-suporta naman ni Binay ang nagmarcha. Hawak ang mga placard, isinigaw ng mga residente ng Makati ang pagsuporta sa vice-presidente na dumalo sa pagdiriwang ng 345th anibersaryo ng Makati. Sabi ng mga taga-suporta, bakit pinipigilan si Binay? Gayong layon lang di umano niyang mapabuti ang kalagayan ng bansa. Sinagot din ni Binay ang naging pahayag ng Pangulo na tanging ang paniniguro ng malinis na eleksyon ang suportang maibibigay niya. The president has spoken, so we'll have to respect it. Ako lang ang sinasabi ko is, yung from my experience, when I was a mayor, yung mga magagandang programa ng mga nauna sa akin mayor, lalo-lalo na yung pinalitan ko, pinagpatuloy ko. Sinagot din niya ang issue ng political dynasty. Bakit naman pagbabawalan yung may kwalifikasyon na gustong magtrabaho sa pamahalaan? Eh, pagbabawalan mo, ha? Total naman ito, they will submit themselves to an election. Ha? So long as it is a clean and honest election, pagka nagkaroon ng batas, they will comply. Pinili naman niyang wag nang magkomento sa mga pahayag ni Senator Grace Poe. Dumalo si Vice President Binay kasama ang kanyang buong pamilya sa pagdiriwang ng 345th anibersaryo ng Makati kung saan nagdaos sila ng Grand Parade na tinawag na Sampiro de Makati Festival bilang bahagi ng kanilang month-long celebration. Maris Umali, GMA News.